Kapag dumating ang isang malaking trahedya sa iyong buhay, kaya mo bang harapin ang mga malalaking pagsubok para maitaguyod ang iyong pamilya? Nais mo bang iwanan ang iyong comfort zone para maibalik ang mga karangyaang nawala sa iyo? Paano kung ikaw ay musmus pa lamang, ulila sa tatay at kasalukuyan pa lang na nag-aaral sa elementarya? Paano mo haharapin ang umaga? Mangangarap ka ba o susuko na lang at iasa na lang ang iyong kapalaran sa mga taong magbibigay ng limos? Posible bang bumangon, lagpasan ang kahirapang dala ng trahedya at makilala bilang isa sa mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas? Ang sagot ay posible dahil nagawa ito ni John Gokongwei Jr. Sa videong ito, ating tatalakayin kung paano itinaguyod ni Big John ang kanyang pamilya, itayo ang mga malalaking kumpanya at makilala bilang isang matalinong negosyante. Bago tayo magpatuloy, kung interesado kayo sa mga ganitong klaseng video kung saan pwede kayong makapulot ng inspirasyon o kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay, pindutin lang ang subscribe at bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong uploads sa aming channel. Si John Robinson Lim Gokongwei Jr. ay ipinanganak noong August 11, 1926 sa Gulangyu, Xiamen, Fujian, China. Ang kanyang tatay ay isang Filipino-Chinese businessman sa Cebu. Kilala ang kanilang pamilya bilang isa sa mga mayayaman sa Cebu. Siya ang panganay sa anim na magkakapatid. Siya ay nag-aral sa San Carlos University na hatid sundo ng kotse. Nakakapasok din siya ng libre kasama ang kanyang mga kaibigan sa Vision, ang pinakamalaking sinihan sa Cebu na pag-aari ng kanyang tatay. Nang siya ay 13 anyos, namatay ang kanilang tatay dahil sa typhoid. Ang mga properties na naipundar ng kanilang tatay ay nawala para mabayaran ang lahat ng pagkakautang. Naiwan sa kanya ang tungkuling alagaan ang kanilang pamilya. Napilitang bumalik sa China ang kanyang nanay kasama ang kanyang mga kapatid dahil mas mura ang cost of living doon. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang titong si Manuel Guchanui. Pagkalipas ng 2 taon, sumiklab ang World War II. Sinubukan niyang magtinda ng inihaw na mani sa likod bahay nila. Hindi kalakihan ng kita, kaya naisip niya na magtayo ng isang maliit na pwesto sa palengke na malayo sa syudad. Gumigising siya ng 5:00 ng umaga, inihahanda ang kanyang mga panindang sabon, kandila at sinulid at maglalakbay ng 1.5 oras gamit ang kanyang bisikleta papuntang palengke araw-araw. Inuupahan niya ang kanyang pwesto ng 1 piso bawat araw. Nagtitinda siya maghapon. Siya ang pinakabatang tindero. Nakakapagbenta siya ng halagang 20 pesos araw-araw. Noong panahong iyon, ang kanyang kinikita ay sapat na para bumuhay ng pamilya at makaipon ng kapital. Sa pagitan ng 1943 at 1945, siya ay naging trader. Gamit ang bangka, nagdadala siya ng mga produkto mula sa Cebu papuntang Lucena City. Mula Lucena, sumasakay siya ng truck papuntang Manila. Mga produktong galing ng Manila naman ang kanyang iniuuwi sa Cebu para ibenta. Tumaob minsan ang kanilang sinasakyang bangka pabalik ng Cebu. Nakaligtas siya at ang iba pang viajeros dahil sa mga dala niyang mga gulong. Natuwa ang kanyang mga kasama sa bangka dahil iniligtas sila ng mga gulong niya. Natuwa naman siya sa mga kasama niya dahil nailigtas ang kanyang mga panindang gulong mula sa pagkaanod. Pagkatapos ng World War II, sa edad na 20 taong gulang, nakapag-ipon na siya ng mahigit 50,000 pesos. Napabalik na rin niya ang kanyang pamilya mula sa China. Itinatag niya ang Amasha Trading. Umaangkat sila ng mga tela, harina
mga lumang dyaryo at magazines, prutas, sibuyas at mga lumang damit. Ginamit nila ang isang two-story building sa Borromeo Street sa Cebu bilang office, warehouse at tirahan. Silang magkakapatid ang nagsilbing bodegero, clerk, delivery boys, cashiers at collectors habang nag-aaral. Sinimulan din niyang ligawan ang kanyang mapapangasawang si Elizabeth Yu. Nagsusuot siya ng overcoat galing sa kanyang ukay-ukay business kapag dumadalaw kay Elizabeth. Dahil mas marami na siyang business experience at maganda ang kanyang reputasyon, siya ay nakapag-loan ng 500,000 pesos sa China Bank. Dito ang simula ng mga malalaking investments at reinvestments ni Gokong Wei sa iba't ibang industriya para mapalaki niya ang kanyang empire sa kung ano ito ngayon. Noong 1954 sa edad na 28, pumasok siya sa manufacturing business. Itinatag niya ang Universal Corn Products sa Pasig. Cornstarch ang pangunahing produkto ng bagong kumpanya. Noong 1959, itinatag ang Consolidated Foods Corporation o CFC upang gumawa ng mga branded consumer foods. Isa sa mga produkto ng CFC ay ang Blend 45 na kakumpetensya ng Nescafe ng Nestle. Lalong pinalawig ang operasyon ng business simula sa taong 1966. Itinatag ang Universal Robina Corporation o URC. Ang Jack and Jill products gaya ng Chippy, Potato Chips at Cheese Curls ay inilunsad. Nadagdag sa mga products ng URC ang Nips noong 1969. Noong 1970, itinatag ang Robina Farms, ang babuyan ng URC. Sa mga sumunod pang mga taon, nadagdag ang mga produktong Max, Nissen, Piatos, Cloud9, Nova at iba pa sa mga ibinibenta ng URC. Ang C2 ay nadagdag noong 2004. Lumawak din ang operations ng URC sa iba't ibang bansa gaya ng Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Indonesia, Thailand at Singapore simula noong 1971. Pinasok din ni Bigjan ang communications industry sa pamamagitan ng Digital Telecommunications Incorporated noong 1987. Noong 2003, itinatag ang wireless mobile services sa ilalim ng Sun Cellular brand. Pinangunahan nito ang 24/7 Call and Texts Unlimited. Binili ng PLDT ang telecommunications company ito noong 2011. Isa pang pinasok ni John Gokong Wei ang aviation industry sa pamamagitan ng Cebu Pacific Air noong 1996. Ipinauso ng airlines ang budget fare. Simula sa taong 2010, ang Cebu Pacific ang pinakamalaking airline ng Pilipinas base sa dami ng pasahero sa domestic at international flights. Ang JG Summit Holdings Incorporated ay itinatag noong 1990. Sa ilalim nito ang lahat ng kumpanyang naitayo ni John Gokong Wei. Kasama na rito ang Universal Robina, Robinson Land Corporation, Cebu Pacific, Robinson's Bank at JG Summit Petrochemicals Group. Kamakailan lamang, nadagdag sa JG Summit ang JG Digital Equity Ventures. Nagkaroon sila ng mahigit $40 million na investment sa Shopee. Ang lihim sa pagpapalaki ni Bigjan sa kanyang business empire ay matutuntun sa kanyang mga katangian. Mayroon siyang initiative. Pagkaraang mamatay ang kanyang tatay at mawala sa kanila ang lahat ng mga naipundar sa murang edad, nagkusa siyang magtinda sa palengke upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Hindi siya nanatili doon. Patuloy siyang nag-expand at kinaharap ang mga malalaking kumpanya. Lagi daw niyang sinasabi, "Remember the story of David and Goliath? Every industry has its Goliath, but every David knows that all giants have their weaknesses. Every weakness is an opportunity." Siya ay decisive.
sa laki ng hirap na pinagdaanan niya para mapalaki ang kanyang mga businesses, kung mahina ang kanyang kalooban, posibleng hindi na siya tumuloy at sumuko agad. Ayon sa kanya, "Entrepreneurship is not for the weak of heart. There is no easy path to success. You will need to work harder than your employees to keep your mind sharp and to face your inner fears. In the end, entrepreneurship is not only finding opportunities to create value in the business sense, but also finding the opportunities to be your best self." Malayo din ang kanyang foresight. Bagaman lumaki ang kanyang business dahil sa pag-i-import ng mga products galing sa Amerika, nakita niya ang posibilidad na pwedeng gumawa ng mga produktong Pinoy na pantapat sa mga international brands. Pinangalagaan din niya ang kanyang integridad. Ito ang dahilan kung bakit nagtiwala agad sa kanya ang China Bank at pinautangan siya noon ng 500,000 pesos. Napangasawa ni John si Elizabeth Yu. Nagkaroon sila ng anim na anak na kinabibilangan ni Liza, Robina, Lance, Faith, Hope at Marcia. Ang kalahati ng shares ni Big John sa JG Summit Holdings na nagkakahalaga ng mahigit 20 bilyong piso ay inilaan niya sa charity. Ang unang naging recipient ng Gokong Waste Donation ay ang San Carlos University sa Cebu na tumanggap ng 50 million pesos para maitayo ang Gokong Waste School of Engineering. Sa nakaraang 5 taon, mahigit ng 400 milyong piso ang naipagkaloob para sa scholarship grants at iba pang philanthropic activities. Si Big John ay namatay noong November 9, 2019. Siya ang pangatlong pinakamayaman sa Pilipinas na may net worth na $5.3 billion. Marami ang nalungkot sa pagpanaw ni John Gokong Wei. Maliban sa malaking business empire na kanyang iniwan, mas malaki ang halaga ng aral at inspirasyon na kanyang naipamahagi sa mga taong sumubaybay sa kanyang buhay. Salamat sa inyong panunood. Inanyayahan ko kayong abangan at panoorin ang aming mga susunod na mga uploads. Inaanyayahan ko rin kayong i-click ang like button at mag-iwan ng comment sa ibaba. Kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe at bell para ma-notify kayo sa aming mga bagong uploads. Hanggang sa muli!